Natupad na rin ang pangarap ng nakababatang kapatid ni Kimpoy Feliciano, isang singer at kilalang vlogger na magkaroon ng sariling kotse. Sa kanyang vlog, sinabi ni Kimpoy na matagal nang pinapangarap ng kanyang kapatid na si Tan na magkaroon ng sariling kotse dahil gusto umano nitong maglibot-libot sa kanilang lugar sa Dunedin, New Zealand, kung saan sila nakatira mula pa noong 2008. Si Tan ang laging kasama ni Kimpoy sa kanyang mga vlog dahil ito ang nagsisilbi niyang driver at kapag bumibiyahe ang kanilang pamilya. Si Tan din daw ang laging inuutusan kung may mga kukunin o bibilin sa labas. Si Tan din daw ang laging inuutusan kung may mga kukunin o bibilin sa labas o kaya naman ay kung susunduin sila, kaya iyon umano ang paraan para maibalik niya dito ang pinakagusto nitong regalo na alam niya raw na ma-appreciate nito ng gusto. Isang gabi umano ay maipinakita ito sa kanya na litrato na isang kotse na gustong gusto nito kung saan nagustuhan din daw niya kaya't pinuntahan daw nila ito upang makita. Ngunit ayon kay Kimpoy, nagdesisyon siya na kapag nagustuhan ng kanyang kapatid sa personal ang kotse ay bibiliin na niya ito. Naisip ko naman na mabayaran ko na ng buo para hindi na niya uhulugan. So ibigay ko na lang sa kanya, gift ko sa kanya. Hindi pa niya alam, hindi ko pa sinasabi sa kanya na we're gonna get it. Mukhang happy naman siya sa kotse. Nang sabihin niya raw sa kapatid na bibilhin niya ito para sa kanya, ay napayakap ito bilang tanda ng appreciation. Ano Tan, bibilhin mo na ba? Gusto ko. Okay, bibilhin mo na. Ako na magbabayad. Ganun? Bilhin mo na, sige na, ako na. Libre ko na. Libre? Libre lang, parang candy. Matapos nito ay agad na pinuntahan nila ang kanilang ama na nasurpresa din nang makita silang sakay ng bagong kotse. Daddy! We bought the car! We bought the car na yung kagabi! Ang nasabing kotse ay pre-love umano kung kaya't mura na ito dahil maigit sa 1 million ang presyo ng latest model nito ngunit dahil second hand kung kaya't nakuha nila ito ng kalahati sa tunay na presyo. Idinagdag pa ni Kimpoy na ang nasabing kotse ang pinakamahal na bagay na kanyang nabili. Anya hindi pa siya nakakabili ng bahay at lupa dahil nag-iipon pa rin siya hanggang ngayon kung kaya't ang kotse talaga ang pinakamahal na nabili niya sa kanyang tanang buhay. Agad naman nagpasalamat si Tan sa kanyang kuya at nangako magpapakabait para hindi daw siya nito bugbugin. Ang nasabing kotse ay pinangalanan ni Tan na Duke. At iyan ang aking balita. Ako naman si Attorney, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.